Once again mga Ludi, this is Waco TV. Sa araw na ito, panibagong video na naman ang i-upload ko. Ang video na ito mga Lods ay tungkol kung magkano ang labor cost ng elektrisyan ngayong panahon. Kasi ang singilan ng mga elektrisyan ngayon ay medyo tumaas kasi gawa ng pandemya. Tumaas ang mga bilihin, kaya tumaas din ang singilan ng mga elektrisyan per butas. Mayroon akong example sa inyo kung paano mag-estimate ng labor cost. Bago ko po ipakita sa inyo, please like and subscribe and pakihit ang notification bell button ng updated kayo sa aking susunod na mga video. Ayan po mga Lods, mayroon akong example sa inyo sa pag-estimate ng labor cost. Kung nakikita nyo, medyo mataas na ang singilan ngayon kasi gawa nung pandemic, tumaas ang bilihin, kaya tumaas din ang singilan ng mga elektrisyan. Kung nakikita nyo mga Lods, konkreto, kasi ang sistema ng singilan mga Lods, may dalawa tayong wiring na binabasyan. Pagka konkreto ang ating winawiringan, ang singilan po mga Lods per butas, 400 to 450. Pagka light materials naman mga Ludi, ang singilan po sa light materials, ibig sabihin ng light materials mga Lods, yung mga mumurahin lang at saka yung exposed lang na mga wiring ang gagawin natin. Kaya ang singilan po per butas nasa 250 to 300. Kaya unahin natin mga Lods ang kung halimbawa ang winawiringan natin ay konkrito. Halimbawa mga Lods, sa konkrito mayroon tayong 10 outlet. Kung nakikita nyo, 10 outlet, 10 lights, 5 aircon outlet, saka mayroon tayong 6 branches na panel board. Kung nakikita nyo, sa 10 outlet, sa mataas tayo palagi kukuha na kung tayo nag-i-estimate ng labor cost. Sa 450 tayo. Mayroon tayong 10 outlet times 450 is equals 45. Yan. Klaro po yan mga Lods. Sa outlet pa lang yan mga Lods, 45 na. Tapos, dito sa lights, mayroon tayong 10 lights times 450 uli. Dahil sa mataas tayo kukuha, 45 din mga Lods. Dito naman tayo sa aircon, mayroon tayong 5 aircon. 5 times 450 is equals 2,250. Yan mga Lods, klaro yan. Saka yung, mayroon tayong 6 branches na panel board sa pagkabit pa lang mga Lods. Papatak tayo kaagad ng 1.5 bukod pa yung every breaker. Mayroon kasing 6 branches, every breaker is 350. Ita times natin sa 6 kasi may 6 tayo na sirkito. 350 times 6 is equals 2,100. Ngayon i-add natin ang 1.5 sa pag-installation ng panel board. 1.5 plus yung 2.1 na sa 6 na breaker. 1.5 plus 2.1 is equals 3,600. Ngayon, i-add natin yan lahat. 4.5, kung nakikita nyo. 4.5, yan po. Plus 4.5. Plus 2,250. Plus yung 3.6. Ang kabuuan po na labor estimate mga Lods is 14,850 pesos. Yan po ang ating labor estimate pagka konkrito na bahay ang ating wawiringan. Paalala lang po mga Lods, ito po ang estimate ko. Out po tayo sa materials kasi labor lang po ang ating sisingilin. Klaro na po yan sa inyo mga Lods. Kung klaro na sa inyo, lilipat tayo sa light materials. Kung nakikita nyo mga Lodi, yan, mayroon tayong 5 outlet. Sa mataas pa rin tayo na presyo, kukuha kasi para hindi tayo malugi. Ngayon may 5 outlet tayo sa light materials ng mga Lod. 5 na outlet times 300 natin is equals 1.5. Ngayon sa light naman tayo, 300. Mayroon tayong light na 5 pieces light. 5 times 300 is equals 1.5. Ngayon, dito naman tayo sa safety breaker. Sa pagkabit ng safety breaker mga Lods, papatak tayo kaagad ng 500. Plus yung
service entrance na i-install natin, sisingilin natin ng 300. Ngayon, ipa-plus natin 500 sa pagkabit ng safety breaker at saka yung 300 na kasama na yung service entrance. Kaya, sa safety breaker at sa pagkabit ng service entrance, papatak tayo ng 800. Ngayon, i-add natin 15 plus 800. Ngayon, papatak tayo ng 3,800 ang ating labor cost. Yan po ang ating total labor cost. Out na tayo dyan mga lods sa materials. Kaya ito lang muna mga lods. Kung may i-comment po kayo mga lods, comment lang kayo sa comment box. At sa mga hindi pa po naka-like and subscribe, paki-like and subscribe and paki-hit ang notification bell button para updated kayo sa aking susunod na mga video. Salamat po mga lods.